kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, Batikang Broadcast Journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayun din sa pagbibigay ng mga kalaman na kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde! Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po kayo? At welcome po dito sa ating studio mula sa Calacang, Maynila sa Elizalde Broadcasting at sa ating pong pang-araw-araw na programa, ang EB Talakayan. Of course, with Mr. Asintado Samuel Gabot. Sir, good morning, Ma'am Mel. Maganda ka pa sa umaga. Okay, siyempre, yung mga taga-subaybay natin, hindi lang dito sa, hindi lang mula Batanes hanggang Hulo, kundi sa buong mundo na inaabot ng ating live broadcast. Ayan. Sana samahan niyo po kami sa isang oras naming pagtatanghal ngayon pong araw ng Huwebes, Nobyembre Agis na, 2022. At kung meron po kayo mga saluubin na gustong iparating sa taong bayan, bukas po ang aming chat comment box para sa inyong mga nais iparating sa, yes, kung meron man, sa mga kinaukulan o mga shout out diyan, pwede rin po 'yan, ha? No problem. Everybody's welcome, okay? Go na tayo. Okay. Nako sir, dami ho nating dapat pag-usapan ngayon, no? Pero ngayon, sinasuggest ko po pag-usapan muna natin yung pinuntahan na ating Pangulong Bongbong Marcos sa ASEAN Summit, no? Sa Cambodia, 'di ba, sir? Malisya nung November 8, di po ba? Anong okay. Ating maganda ho? Naroon na siya sa Cambodia. Anong araw na? Maraming head of states ang naroon ngayon. Kaya mahigpit ang seguridad sa Cambodia. Para ina-anticipate siyempre ng gobyerno ng Cambodia na yung safety ng mga bisita. Siyempre, sir, number one yun. Kabilang na dyan, siyempre. Ang daming pupunta dyan, puro mga siga yung mga dumating sa Cambodia. Leaders of the world, di ba, sir? Yes, including my tatay Xi Jinping ng China. Yung French president, si Macron, si Trudeau ng Canada. Ang dami talagang world leaders are all in Cambodia. Including, hindi lang kasama si ang tatay Joe Biden ko. Ang pinadala niya dyan ay si Vice President Kamala Harris. Harris. Okay. At syempre, at sir, ang ating presidente. Oo. Sige, Mel. Sige po. Yan ho, para umaten sila ng 48th and 41st Association of Southeast Asian Nations. Di ba, sir? Sa gaganapin, naginanap po dito at ginaganap dito sa Phnom Penh sa Cambodia. Kasalukuyang ginaganap po. Oo po, kasalukuyang ginaganap. Alam nyo, maganda ho yung Cambodia. Narating ko yan sometime in the past, no? Napunta rin kami dyan dahil umaten ng Teachers Leadership Training Program ang mga guro dito sa Manila. Pero ito sir, ang kagandahan nito, ang pag-uusapan nila sa summit at ang prioridad na gustong talakayin ng ating presidente. Di ba sir? Hello? Ay, marami. Dahil, siyempre,
bago eh. Bagong upo itong Pangulong Marcos, kaya kailangan makadaupang palad niya lahat yung mga ASEAN leaders, including other leaders of the world, para marin nyo nila yung kanilang pagkakabigkis-bigkis at matalakay lahat ng dapat talakayin para sa ikauunlad ng isa't isa. Yan. Yan ang pinakamaganda dyan. Po yan. Kailangan meron silang communication. Ha? Para pag-uusap. Yung pipeline, yung pag-uusapan nila kung ano ba talagang dapat natin gawin dito sa lumalalang climate change. Hindi lang na sir, napakadami, di ba? Yung maraming problema. Yung problema sa Ukraine food at Moscow. Opo. Di ba? Yung gera dyan, hindi pa rin natatapos eh. Hanggang ngayon, opo. Kaya tayo gano'n na karami yung namamatay dyan sa Ukraine. Sa panig ng mga Ruso at ng mga Ukrainians. Kaya, maraming dapat pag-usapan. At sana maging matagumpay ang pagpupulong na yan ng ating mga pinuno ng iba't mga ibang bansa sa buong daigdig. Siyempre, ang una ho nilang mga pag-uusapan marahil ay yung food securities, energy security. Siyempre, tatalakay nila yan, sir. Digital transformation, digital climate change, natural, sir. Importante. De, yung digitalization, dahil isa sa mga prioridad nga yan ni Pangulong Marcos. Kaya inatasan niya yung Department of Information, Communication and Technology na pagbutihin ang ating komunikasyon para pwede tayo makipagsabayan sa malalaking bansa. Yan, dapat. Yun na kasi ang labanan ngayon, Meli. Digitalization. Kung bulok ang komunikasyon natin, tulad nitong mga provider natin ng internet, etc. Hanggang ngayon, sa totoo lang, puro kayo bulok. Bulok, mahusay lang kayo sa paningin. Advance naman tayo kung magbayad pa sa mga telkong yan. Bakit hindi nila magawa ng paraan na pagbutihin ang kanilang service? Kawawa mga customer eh. Nakakaloko na kayo eh. Isusumbong naman namin kayo sa National Telecommunications Commission. Isa pang inutil na ahensya ng pamahalan yan. Walang mangyayari sa mga sumbong ng mga consumer ninyo. Kaya, hindi namin kayo titigilang asintahin at tiradurin kung kinakailangan para gumanda ang paglilingkod nyo sa inyong mga customers. Kasi importante, hindi po ba sir, yung communication? Minsan po nawawala yung mga signals. Yan ang kailang magamot lahat ng problema niya. Ay importante. Importante talaga yan. Yun na ngayon ang labanan sa buong mundo eh. Yan, digital. Kung masama yung komunikasyon mo, paano ka makikipaglaban ngayon? Di mahulat na naman tayo niyan, di ba, sir? Mahuhuli na naman tayo sa bakbakan. Di ba? Tayo ay dapat magsumikap. Pag-iwanan na naman tayo. Anong mangyayari sa atin? Ha? Kaya nga po. Pero, kaya nga, sir. Kaya nga, standing order yan ng Pangulong Marcos eh. Tama po yun. Yan ang kanyang priority. Kay Secretary Ivan Uy ng DICT. Dahil sabi ko nga kahapon, di ba? Walang nangyari doon sa DICT nung hinawakan ni Secretary Gringo Punasan eh. Walang kwenta. Sir, puro formal lang yung mga hinayupak na yan. Nagpasasalang yung mga yan sa kaban ng bayan. Masarap kasi waldasin. Yung pera ng taong bayan. Kaya ito, walang nangyayari sa atin. Imbis na mapunta yung mga budget na yan sa magagandang proyekto ng gobyerno,
Eh wala eh. Karamihan nananakaw eh. Ha? Oo, oh, eh, ganyan nangyayari. Sa totoo lang eh. Nangyayari yan. Hindi lamang sa, ha? Hindi lamang sa isang departamento ng ating gobyerno, kundi halos sa lahat. Eh, uso ang pandaramon. Eh, baka this time eh, hindi na sir, sapagkat may bago tayong ako. Pamunuan. I'm very, very optimistic. Men. Oh, dapat po talaga tayo optimistic tayo. Makakamtan natin kahit na konti lang ang inaasam, pinakaasam nating pagbabago. Hindi, nakukuha natin mo lahat yan. No? Sige, hindi, sir. Siyempre, hindi natin mabibiglayan, Mel, eh. Dahan-dahan. Dahan-dahan bigla, sir. Okay. Hindi, sige. Dahan-dahan. Oh, dahil okay, pag binigla natin, baka saan tayo pulutin? Kung dahan-dahan yan, maganda. Ha? Kasi pag nag-overspeeding ka, pag na-aksidente ka, tigok ka agad. Ha? Tuloy ko agad. Kung dahan-dahan, makakarating tayo sa ating paroroonan. Hindi, diba? Nagjo-joke lang po tayo noon, pero siyempre dahan-dahan ang ating mga pagkilos. Ang ating gobyerno, siyempre tinitiyak niya yung mga pagkilos, di ba, mukha, sir? Mukhang nahawa ka sa Tatay Digong ko, may pa-joke-joke ka lang. Ha? Akala ko Tatay Digong ko lang ang joke lang yun. Niwala naman kayo. Nagsama sa buhay yung may joke. Kayo naman talaga. Oh. Hindi pwede naman yung parating tayo. Abat na, sir. Kaya nung panahon ng Tatay Digong ko halos ayaw na siyang paniwalaan ng taong bayan dahil ngayon sasabihin niya, bukas, naniwala kayo, joke lang yun. Puro ganun ang sagot ng Tatay Digong ko. Kaya naloloko Nababaliw ang mga Pilipino. Nabaliw dahil sa kajujok ng Tatay Digong ko, anak ng teteng talaga. Okay. Anyway, ito po, concentrate tayo dito sa summit meeting sa Cambodia, no? Na ang kanilang Cambodia, yes. Opo. Ang kanila pong agenda doon, siyempre, walang iba kundi paano pagbubutihin ang food security hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, 'di ba, sir? Buong problema mundo. Na 'yan, yes. Sapagkat dumadami buong po mundo. Ang mga tao. Di po ba? Billions na. Eh ba, pagkaganyan ho, pagkatapos ang ating mga agrikultura sa buong daigdig or whatever, kahit, lalo na rito sa atin, sa Pilipinas, ay hindi maganda ang dating, magugutom ho mga mamamayan. Di ba, sir? Ayun. Kaya nga, hinawakan ni Presidente Marcos yung Department of Agriculture. Siguruhin na hindi magugutom ang mga Pilipino sa kanyang administrasyon. Yan. Tama po yun. Iba talaga maganda yun. Oo, iba yung presidente mo, Mel. Ang galing. Talaga naman. At saka nakita niyo, sir, binubuhay na nga niya. Binubuhay niya na nga yung kadiwa na kung saan. Hindi lang sa pananalita, kundi sa iba pang bagay. Sir, hindi niyo po ba napapansin? Parang si President Ferdinand Marcos, pati boses magkaboses sila. Hindi, wala kang magagawa. Junior yan Kaya nga siyempre, po. Kanino naman, pa parang, magmamana yan? Buhay, no? Talagang... Kanino pa magmamana yan? Wala nang iba. Sa tatay niya magmamana, si Presidente Bongbong Marcos Jr. Mga lahing matatalino, di ba? Yun, kita mo naman, pag speech, pag nagtalumpati, extemporaneous. Yes, hindi nagbabasa. Opo. Katulad po ng kanyang ama. Ibang dating. Kaysa yung mga nakaraang mga pangulo natin, walang kadating-dating. Hindi naman, may dating. Hindi, wala. Ito eh. Ha? Pogi na. Guwapo na. Kita mo. Opo. Ha? Binahabol ng mga chicks. Kaya nagsiseri laging nakabuntot si Madam First Lady Lisa Araneta. baka biglang makalawit si Bongbong.
Ayan, nagjo-joke din kayo, ha? Ayan. Hindi, sabi... kailangan yun. Kailangan yun. Kung seryoso, kailangan natin ng konting palabok. Ha? Talaga. Mm. Oh, hindi yung pagkain niya, na. Para masaya. Ha? Oh. Happy, happy. Pero sir, ilang araw na si President Bongbong doon kasama ang kanyang mga members of official delegation, no? Sila ano po, yung kanyang Foreign Assistant Secretary David, ano po 'yo, anong pangalan? David, anong pangalan noon? Espiritu ba? Ang kanyang mga kasama ron ay mali sila November 8, 'di ba sir? So, we are expecting them to come back on November 30. Sunday. Sunday. Oo, babalik na sila ng Pilipinas. Oh, ilang araw na sila doon. At tayo ay manalangin na maging matagumpay maging, ang summit meeting na to. Maging fruitful for everybody. Ha? Kaya nga po. Kailangan, lalo ngayon, taghirap. Talaga naman. Pil na pil. Pinapil taas na inflation sa atin. Because of the inflation. Dahil ang may kagagawan, ang may kagagawan, ang Estados Unidos. Ang galing talaga ng Estados Unidos Pag ginusto niyan, wala tayong magagawa. Sumunod tayo sa takbo ng panahon. Kaya sabi ng sobrang baba ng ating pera. Ang kagandahan lang sa Amerika. Kaya hindi iniindayan ng mga naroroon. Kumpleto, ricados yung ayuda sa kanila. Tumaas man ang presyo ng bilihin, itinataas naman ang kanilang per hour na sweldo para tugunan yung mga pangangailangan ng mga Amerikano. Dito po sa atin, paano? Dito sa atin. Paano pag-uusapan pa ng napakatagal bago magbigay ng pisong aumento. Kasi po yung mga businessman hindi naman marami silang sasabihin na malulugi sila ganyan. Yun ang problema bawas-bawasan nila yung kita nila. Ha? Para sa kapakanan ng mas nakararami. Ha? Talaga po this time sana naman yung mga negosyante talagang puro pera yan kailangan maging yung puso natin kahit na konti meron tayong puso para sa manggagawa dahil kapag walang mga manggagawa wala tayo kumpanya. Kaya nga po totoo yun. Paano kikita yung mga negosyo nyo kung wala kayong mga trabahador? Kaya nyo ba yan? Kaya nga po sir, dapat nga bibigyan sila ng talagang kaukulang pagpapahalaga, hindi ba? Yung mga manggagawa. Dapat. Sila talaga yung kasangga ng ating ekonomiya. Hindi inaabuso ang mga manggagawa. Dapat inaalagaan yan para mag-produce sila ng mag-produce sa maganda ng produkto. Parang yung manok. Di ba? Para yung manok, alagaan mo para mangitlog ng mangitlog. Pag hindi mo inalagaan yan, siya kakukuha na itlog. Kung ayaw na mangitlog ng manok. Di ba? Ganun lang kasi yan. Mahirap bang abutin yun? Ating mga manggagawa ay nakakain. Atin lang hong mga mga guro, tingnan nyo sir ha. Konting, kita nyo. Ha? Konting lamang, hihingiling ng konting taas ng sweldo. Dami-daming... Samantalang ko sila humiling, limpak-limpak, mayroon ka ng intelligence fund, may confidential fund ka pa. Inatake na nga po yan, sir. Inatake na nga ni Senator Pimentel, di po ba? Bakit mayroon pa ganon? Mukhang hindi parehas ang laban, Mel.
Di ba? Ayun nga po nakikita sana, natin. At sana Mel, ha? Sana totoo. Maging totoo yan si Senator Pimentel. Na ay, totoo na. Hindi nga, eh, yung iba kasi drawing lang eh. Ay, para po, may masabi lang na, hindi para po. Masabi lang na may oposisyon. Yan ang problema dyan. Ang Senado ngayon ay super super majority. Ganon din ang Kongreso. Sino ba namumuno sa Kongreso? Pinsan ni Presidente Marcos. Oh, ay yung mga nasa Senado. Eh, puro Marcos yan. Oh, hindi ba? Oh, yung mga top gun na yan. Kung magsasalita, kala mo, gagaling eh. Ah, pansarili. Pero sa kapakanan, para sa kapakanan ng taong bayan, wala, walang weta. Ha? Oh, hindi walang naman, weta. Siguro, hindi. Apakapan natin ang susunod na mga kabanata. Eh, hindi pa tayo pwedeng magsabi ho sa kanila ngayon sapagkat halos nag-uumpisa pa lang, di ba, sir? Although, matatapos ako, na ako. Tahasan kung sasabihin yan, Mel. Ito na lang si Senate President Miguel Subiri, si Migs. Ha? Ang sabi niya, kailangan daw ang media tulungan ng gobyerno. Nandun na kami. Tutulungan namin ang gobyerno. Bakit ang hindi? Yan ang papel namin. Pero kung pangit ang ginagawa, eh nariyan kami para i-bulgar yan. Kung maganda ginagawa ng mga leader natin, ha? Po yun. Oh, eh, papuri yan naman ang talagang, yan ang talagang makakamtag mula sa mga periodista, ha? Dahil hindi po kami makina ng gobyerno. Ha? Ang mga mamamayag, periodista, broadcaster, etc., ay hindi po bayaran ng gobyerno para gawin niyong makina para sa inyong publisidad. Well, okay. In a way, tama po yung sinasabi niyo. Opo, tama yun. Eh, kaya ito. Andito tayo para po magsabi ng totoo. No? Well, bias. Hindi tayo bias. Pag nawala kailangan na tayo. Man lang. Yan na po. Pag nawala na ang totoong media, tunay na media, wala na. Lahat na ng katarantaduhan na hindi nasisingaw. Yan ang papel natin. Opo, nagabantay tayo. Kaya tayo kinatawag na members of the fourth state. Tayo magbabantay sa ginagawa ng mga leader natin. Nanunungkulan sa gobyerno. Nagpapatakbo ng gobyerno. At kapag wala tayo riyan, Sus Mar Josep, lalo nang nalimas. Nalimas yung pera ni Juan de la Cruz. Siguro naman alam ng ating pamahalaan yun na wala naman tayong kinikilingan. Ang media should be that way, hindi po ba? Na dapat hindi tayo bias. Kung ano lang yung katotohanan, isisiwalat, hindi po ba? Yes, hanggang tama. Hanggang ay ano ho, permission yun. Bahala na kayo dyan, di ba? Huwag tayong maglubid ng kasinungalingan. Sinungalingan, tama po yan. Huwag tayong pumatol sa mga fake news. Senate President Migs Ubiri, kailangan ewan ko sino nag-advise sa'yo nung ganong itada mo. Dispalinghado. Dispalinghado yung sinabi mong yun. Mr. President, tahasan kong sasabihin na kami ay hindi makinarya ng gobyerno para pagandahin ang imahe ninyo kahit na puro kabulukan ang nangyayari sa ating kapaligiran. Tandaan mo yan, Senate President Migs Ubiri. Tama naman po yun. Siyempre, kaya tayo nandirito, hindi tayo pwedeng kumampi kahit kanino. Dito lang tayo sa totoo. Totoo lang, di ba, sir? Yes, oo. Pag mali, dapat i-correct natin, itama natin. Ibubulgar natin pag mali, di ba? Hindi yung itinatago pa. Tama yun. Ganun dapat. Hindi yung sasabihin mo, tulungan natin ang gobyerno para pagandahin ang imahe nito. Kung maganda po ang imahe, papagandahin. Kung maganda ang patakbo ng gobyerno. Kung pangit, sasabihin na po pa rin kami. Hindi naman siguro po pwede yun, Mr. Senate. Tama po yan. Ha?
Ha? Yan ang papel namin eh. Mm. Yan ang sinumpaan namin. Kami ang tagabantay. Ha? Sa inyong mga pinaggagawa. Oh. Eh kung wala na kami mag-iingay. Oh, eh, tignan mo to si Kapersi. Ha? Dahil ibinulgar niya. Ha? Mm-hmm. Ibinulgar niya yung yung mansion. Nagpunta ho siya doon sa bahay na Kinuha niya. Alam ko kinuha na niya ng litrato yung mga properties. Litrato yung haba ng labig isang sasakyan ni Bantag na nakaparada. Mm. Ha? Doon sa harapan ng bahay, harapan ng mansion. Ha? Ni Igorot Boy. Oh, kaya raw nagwala ito eh. Kaya raw nagwala si Igorot. Kaya nasa meeting siya eh, hindi siya umattend sa graduation. Ano ba yung hindi, graduation? Hindi, dahil may nagbalita sa kanyang kon eh. Na pumunta raw si Kusila. Kinukunan raw ng litrato yung lugar niya sa Laguna, Santa Rosa, Laguna. Opo. Eh, imbis na pumunta siya doon sa graduation, wala na. Lumusob siya doon sa Laguna. Sila nga lang doon ang wala ron eh, di ba? Oo, biro mo yun. Ha? Aper yun ng Bureau of Correction. Tapos ikaw ang pinakabatas, wala ka ron. Wala siya. Oh, dahil yung araw na yun, ando doon si Mr. Percy Lapid sa kanyang bahay dyan sa Laguna. Isa sa mga malaking ano yan, subdivision dyan sa Laguna, sa Santa Rosa, di ba sir? At kumuha na yung kanyang mga property. Tapos inilagay siya, Cinderella of... Viewport, di ba? Parang ganun, galit na galit daw eh, sabi. Narinig ko rin yung interview kay Secretary Remulla, nasabi rin niya hindi yan. Hindi naman siya pinangalanan doon sa expose eh. Oh, binansagal lang siyang lalaking Cinderella. Ibig sabihin magic lahat yung mga nangyari sa kanya, no? Talagang, bakit ka masasaktan, Mel? Kung hindi ikaw yung tinutukoy, tinutumbok, at nagwawala ka sa, nagngangalit ka sa galit, matapos mo malaman na kinunan yung bahay mo at mga sasakyan mo na mga high-end sasakyan. Land Cruiser, nagkakalaga ng 7 milyon. Milyones yan. Mga high-end na sasakyan. Sus Mario Josef. Labing isa? Tumama ka ba sa loto? Ha? At nagkaroon kahit ka niya? Kahit tumama ka sa loto eh. Isang sasakyan mo lang yun. Todas na yun, di ba sir? Hindi, kahit na tumama ka sa loto, kung mahigit 400 kayong tumama, wala ring wenta. Marami kayong maghahati-hati. Hindi yun eh. Hindi ba? Iyon, isa pang issue yun eh. Nakakagulat yun. Ha? Hindi ka panipaniwala na mahigit 400 katao ang tumama doon sa kombinasyon na yun ng loto. Anak ng loto talaga. Oh. Lahat na lang yayari. Ito lang sa atin eh, di ba? Ganyan. Yaring karera talaga. Ha? Tapos nandun na kagad yung mga tao, nagkiklaim kunyari ng premyo nilang 500,000 na lang. Parang minamagic, so, ano? Oh. 400 katao ang tumama. Ano ba kaya yun? Totohanan ba yun? O guni-guni, sir? Wala yun. Hindi tayo naniniwala dun, Mel. Yaring karera yan. Karera ng kabayo. Napipiksyan eh. Napipiksyan. Karera ng kabayo. Sabong lahat yan. Napipiksyan. Yung pandaraya sa sabong, alam mo naman yun. Chope-chope. Lahat ng bagay nayayari. Nadadaya pala yan eh, no? Yun lang eleksyon, nayayari din eh. Ano, sir? Yung eleksyon, nadadayari din eh. Karera pinag-usapan natin, sir. Hindi. Pero, teka, sir. Dahil pinag-uusapan na naman natin si... Mr. Bantag, no? Parang nawawala na yata siya ngayon, ha? Pero sinabi ho ni Secretary Remulla na tinitiyak niya na hindi pa raw nakalalabas ng bansa. Dahil
ang government ano po, mga officers at mga employees and everything and ano, yung may mga katungkulan sa gobyerno, eh kukuha muna ng permiso yan bago makalabas ng bansa, di ba sir? Tama, eh, paano siya makalabas? Tama, tama. Maliban lang kung nag-backdoor siya, sir. Hey, backdoor ba yan? Backdoor, pwede, posible. Pero, ha? Sabi naman ni Secretary Remulla, mm-hmm, binibigyan nila ng pagkakataon itong si Bantag at si Solueta. Maghain sila, maghain sila ng counter affidavit. Opo, daanin natin sa proseso, legal na proseso. 'Yun ang tamang paraan. Mm-hmm. Ha? Patunayan mo na ikaw ay walang kinalaman sa pagkamatay ni Kapersi. Mm-hmm. Ganun yan. Hindi yung mananakot ka, magkakagulo, kesyo, ha? Hindi ka pahuhuli ng buhay. Ha? Walang ganun. Opo, sinabi niya nga, no? Sino ka ba? Ha? gawa sir, ka rin naman. Gawa ka rin lang ni ng tatay Digong ko eh. Hmm. Matapos mo patayin yung 10 preso sa Paranaque City Jail, hinangaan ka pa ng tatay Digong ko. Gusto ko raw niya. Gusto ko yan. Sabi ng tatay Digong ko nung mapatay ni Bantag yung 10 preso sa Paranaque City Jail. Ha? Nagsalita ka agad ng tatay Digong ko nung malaman yung insidente. Gusto ko siya. Ah. Kaya imbis na maasunto, na-promote pa ang tarantado. Pa siya. Kasi ang sabi, hindi pa naman daw napatutunayan. Kaya inipo niya yan si Bantag sa, ano, Mr. Bantag sa... Hindi napapatunayan. Biro, magkakaharap kayo, 10 inmates at ikaw. Ha? Ikaw lang ang nakaligtas sa pagsabog ng granada. Ano ka, sinuswerte? Meron ka anting-anting? Ha? Bakit pa nagka-granada ron? Yan ang tanong. Bakit nagka-granada? Kita mo naman. Ha? Yun nga sa bilibid, kita mo. Gaano karaming bangkay? Yun naka-imbak. Ha? Sa Eastern Funeral Services. 100, mahigit. 100 plus, 120. Hindi pa raw nakiklaim ng mga pamilya. Kaya ano lang yan, ha? 300 plus yan. Well, yung iba, tinakas na yata nung malamang iimbestigahan at uutupsihin uli para malaman kung ano talaga ang ikinamatayan. O pinatay. Bakit naman pinatay ng ganun karami, sir? Anong dahilan? Dali namang gawin yan eh. Ha? Siga eh. Di ba, ang pakiramdam ni Bantag sa sarili niya sa Bucor eh, sa Muntinlupa, sa Bilibid eh. Siya ang Panginoon. Siya ang hari. Kaya lahat ng katarantaduhan, pwede niyang gawin. Makakapalag ba yung mga aliporis mo ron? Hindi papalag yun. Makikisakay lang yun. Ha? Kaya sa mga kagustuhan mo. Nabasa natin ngayon sa dyaryo, sir. Mismo ang mga preso doon nagsasabi na ang hirap ng buhay nila sa loob. Dahil sobra daw. At saka, imbestigahan na talaga yan, sir, eh, di ba? Kawawa naman natin. Hindi, dinala na dyan sa UPPGH para isagawa ni Dr. Raquel Fortun yung autopsia dito sa 120 sa 120 bangkay na Bilibid inmates para isalang na sa autopsia. And once and for all, malaman kung ano ang kanilang kinamatay, kung pinatay, sinadya, o talagang namatay sa sakit. Mm-hmm. Ha? Kaya delikado na naman ito si Igorot Boy. Ha? Talagang, kasi yung pinakamataas dyan, di ba? Siyempre, responsibilidad sa kanya.
O, At siyempre. saka, nakita niyo po ba yung mga beer na dumating, sir? Command responsibility yan. Opo. O, hindi, ha? Sir. Yung mga beer lang, paano nakapasok doon eh? Yung mga inumin na ano? Oo, yung beer. Tapos, magnangawa ka. Magnangawa to. Magnangawa to si Bantag. Drinowing daw siya. Ha? Hmm. O, ay. Dahil, di ba? Sineset up daw siya. Oo. Sineset up daw siya ni Katapang. Sino naman magsiset up sa kanya, sir? Kaya nga, yun daw mga, ano, mga nagsisip-sip dito sa bagong appointee na view court. Nako, ewan ko ba? Ha? Eh, kaya, ano-ano pa sinasabi nito si Bantag eh? Ha? Para paniwalain si Presidente Bongbong Marcos na wala siyang kasalanan. Ha? Inakusahan niya si Katapang na nag-traidor sa tatay ni Bongbong. Ha? Oh, ang dami. Parang ang binabae. Naging binabae. Bago man sila ng ano, di ba, sir? Oo. Eh, dati, astig na astig. Dala-dala yung high-powered firearms niya na laging palaban sa gera. Pero nung ano eh, wala na. Banda muli. Iba-iba na ang kanta. Yung mga tono ngayon, iba-iba na. Iba na. Oo. Saka bigla sa nawala, sir. Nowhere to be found. Wala. Oy, pati doon sa ano, nagpapakanyaw eh, sa ipugaw eh. Ha? Oo, ginagamit na kasangkapan yung mga kapwa niya igurot. Ewan ko lang ito si General Magalong, yung Baguio City Mayor. Ha? Ay, iba yun. Bakit todo ang suporta kay Bantag? Ha? Ah, sinusuportahan mo ba niya si Bantag? Oo, todo suporta. Dahil igurot din siyempre yan eh. Si Mayor Magalong ng Baguio City. Opo, pero matinuya si, ano, di ba, Mayor Magalong. Pero siyempre, yun ang katwiran niya siguro dahil kababayan niya. Eh baka siyempre ngayong nalalaman na yung mga problema, hindi naman na siguro siya magaganyan, di ba, sir? Bilang isang dating polis. Kung ito lang ang masasabi natin, kay Bantag, kung talagang wala kang kinalaman dyan, sana napakinggan mo yung pahayag ni Roy Mabasa, yung kapatid ni Percy. Nakahanda silang buong pamilya na mapabilang ka sa Witness Protection Program kung mapapatunayan na ikaw ay hindi ang mastermind sa pagpaslang. Meron kang dapat daw siyang ituro, sir. Yan ang problema. Kung meron kang maituturo na siyang pinakautak diyan sa pamamaslang na yan. Madali namang intindihin yun eh. Ah, Bantag, igurot boy. pag hindi mo pa na naintindihan yun, igurot boy, talagang prom di ka. Tagabundok ka talaga. Hindi, sir. Pero meron siyang sinabi na hindi raw siya magpapakulong, di ba? At siya ay... Hindi nga raw siya papahuli ng boy. Yan na nga. Pero dapat to. Sinong tinapot mo? Ako ba? Igurot boy. Ay, hindi mo kami pwede takutin, hoy. Ha? Hindi, kasi... Kala mo, ikaw lang. Ikaw lang ang marunong ano eh. Ha? Ikaw lang ang tiga eh. Sinasabi po nga ng mga tao eh, kung ako sa kanya, kung talagang meron pang mas mataas na nag-utos, abay, sigaw niya na kaysa siya lang nung mapinuhan ng lahat. Di ba, sir? Tama yun. Mamamayan, sa Diyos, matakot kayo. Di ba? We do it the proper way. Hindi yung mananakot ka na ha magkakagulo kapag ikaw inaresto. Hintayin mo yung warrant to arrest pag hindi ka nakiisa. Sabi nga no one is above the law, di ba, sir? Pag hindi siya nakiisa at tumalima doon sa suhestyon ng mga ni Secretary Remulla ng PNP ng DILG,
Eh, biro mo yun, matitindi yung kalaban mo. Eh, ikaw eh, malakas ano? Malakas na rin. Meron yatang kumakandili sa kanya. Eh, malakas hindi. Kahit na. Anong magagawa mo? Yung mga magiging kalaban mo eh. Armed to the teeth. Ikaw, ano? Ano dala mo? Ha? Wala. Hindi, akala niya. Ngayon, ano pa siya eh. Siya yung number hindi, one. Hindi, akala niya. Siga siya eh. Ha? Parang si... Parang si retired general PNP chief Guillermo Eliasar. Ha? Sa kampanya niya eh. Ha? Sa kampanya niya sa pagtakbong senador eh. Hindi pa nananalo. Siga sa Senado. Ano? No. Ayan. O, siyang kainabot. Sa kangkungan. Ay, general. Ganyan o talaga. Pagka kakandidato tao, handang... Ika nga po, matalo at handang manalo. Diba? Ganun naman. Wala. Mali siya dun sa mga flyers niya. Yung mga tarpaulin niyang pinagawa. General Eliasar, siga sa Senado. O ngayon, saan ka naging siga? Ha? Pinulot pero sir, balik tayo dito kay Mr. Bantag. Nasa taya siya ngayon, di ba? Eh, sabi nga, tiniyak na ating Secretary Remulla, hindi pa siya nakakalabas ng bansa at hindi siya makakalabas. Totoo kaya yun? Oo, at meron daw tracker kasi. Meron mga tao, sabi naman ni General Azurin, PNP Chief Azurin, na once na magkaroon, doon ako nagulat eh, once na magkaroon ng warrant of arrest, eh meron sila nakahandang tracker team ng PNP para kay Bantag. Dapat, huwag nyo nang hintayin yung paglabas ng warrant of arrest. Ha? Dahil pag sinabi na ng city prosecutor na pag nagpalabas yan, ng warrant of arrest at isinampa na yan sa huskado, natural, lalabas ang warrant of arrest. Doon ka palang kikilos, wag. Ngayon pa lang, kailangan alam nyo kung nasaan si Bantag at si Solweta at iba pang mga sospek para sir, hindi sila makatakas. Hindi sila makalabas ng bansa. So, kailangan kayo kikilos. Pag wala na rito sa Pilipinas yung dalawang unggoy. Oh. Pero sir, may tanong si yung brother ni Percy Lapid, si Roy Mabasa, si Mr. Roy Mabasa, kay Secretary Remulla, sinabi niya, dito ho ba sa 120 na mga kasama daw ho, kumbaga sa mga listahan ng mga suspek, marang ganon, no? Yung idol mo. Idol mo, tatay mo. Binanggit ho siyang pangalan. Kasama ho ba si Mr. ano, sabi niya? Hindi, yung tatay mo yun, diretsahin mo na, Med. Hindi ho, nakasa ko naman at narinig ko yung interview diba? Kasama ho ba si tatay digong ko dyan? Mr. The 150 person of interest. Yan, o. Wala namang sinasabi itong mga otoridad. Ewan ko bakit ka, ha? Bakit ka ganun na lang kung ipagtanggol nitong si Bato-Bato de la Rosa. Siyempre, at iba pang niya yan, eh. At iba pang mga aso ng tatay digong ko nung presidente pa ito. Ha? O wala na. Uugod-ugod na yung idolo nyo. Ha? Ilang bulati na lang. Todas na. Sir, meron tayong mga shoutout dito, mga listener natin, no? Si sige, Dr. bigyan daan natin. He's watching. Yan. Thank you very much, ma'am, for watching. Ito po yung dati naming principal sa Arellano High School at one of the best principal dito sa Manila. And of course, yes, ma'am. Good morning po. Maraming salamat po sa panunood nyo sa aming talakayan. Opo, sir. Maraming salamat po sa mga sumusubaybay sa atin. At itong si Miss Diding Elizalde is one of our reporter diyan sa Lalawigan ng Antique. Yes, so. In fact, siya ho yung nag-feed sa atin ng mga reports kahapon. I know that. Nag-monitor ako, alam mo naman.
Oo, doon sa ating sa aking programa, sir, no? Thank you for watching. Nakita ko nga ho yung mga ano niyo. Kaharap ko itong desktop ko, itong computer ko. Opo, sir. Ay, ano ginagawa ng mga kamag-anak niyo sa Amerika, sir? Ha? Baka hindi pa nila nalalaman na nagbayad sila dito sa atin. Ito na. Ito nga eh. Sabi ko ah, konti na lang pala habulin namin ni Mel. Dahil ang subscribers na nakalagay dito, akala ko nga milyones na eh. Mm. Dahil 187K itong nakalagay dito. Subscribers ng Elizalde Broadcasting. God willing siguro, baka ma-ano na natin, ma-hit na natin yun, sir, no? Oo. With the help of our mga viewers. Oo, para padalan ka ng ano, ng gold ba o platinum. Parang record yan eh. Padadala ka ng platinum or gold na plaque ng YouTube. Ha? Adi, ang ganda. Di ba? Hindi lang mo sa akin yun, sa ating lahat. Di ba, sir? O, na-reach ng Elizalde Broadcasting yung target audience natin, number of subscribers, ha? O, eh, palagay ko eh, pwede ka nang maghanda sa Manila Hotel. Sir, di ko iisip yung malayo. Oh, eh, pero sir, balik tayo doon sa pinag-uusapan natin. Nawawala tayo eh. We will. We will invite. Ka, oh, di ba kababayan mo si Mr. Bantag? Oh, pag inabot natin yun, ha? Yung gagawin natin yung celebration ng Elizalde Broadcasting sa Manila Hotel. We will invite. President Bongbong Marcos Jr. to be the guest of honor and speaker during the occasion. Kita mo, bagyo ha. Magandang panaginip yan, sir. Oh, di ba? Hindi. Wala namang bayad yung mangarap ka eh. Libreng mangarap, Mary. Sa bagay, opo. Pero bago yan, yung ating mga tinatalakay, sir. Ayan nga. Sana ho, ika nga po ay mag-ano na, sumuko na, suko ba tawag doon? O mag-appear na si Mr. Bantag sa Secretary Remulla para maayos at malaman natin kung talagang hindi siya guilty. Sabi nga ni Secretary Remulla, sila nga yung mga kapulisan eh. Dapat nalalaman nila kung anong proseso, di ba? Sang-ayon ako dyan. Siya nag-disappear, ano ibig sabihin yan? Baka meron silang tinatago. Ayan ang sabi ho ni Secretary Remulla. Huwag natin daan sa daas. Opo, tama yun. Pag may katwirang ka, ipaglaban mo. Yun. Ayos ha. Kita mo na. Sabi naman niya yung mga interview ni Mr. Bantag noon, ba't ako magkakaroon ng ano ng interest na para siya ipatayin? Wala naman akong ano, sabi niya. Wala akong alam dyan. Lumabas na nga sa investigasyon nung pinagtagni-tagni yung mga pangyayari. Wala ka talagang iisipin iba, ha? Nagagawan yun. Kung hindi siya dahil, kita mo, nagngangalit sa galit na sumugod. Ha? Sa Laguna, nung malaman na nandoon si Kapersi. Tapos sasabihin mo, i-deny mo pa na wala kang personal na galit kay Ginoong Lapid, ha? Ay nako, ikaw naman oh, graduate ka ng PNPA, ha? Palagay ko naman eh, ha? Palagay ko naman kahit na katiting na atalas ng pag-iisip meron ka. Kaya ka nakagraduate sa PNPA. Oo nga, sir. Ngayon, kung wala kang katalas-talas, mahina kukote mo. Eh, kasi hoda ka. Bahala ka sa buhay mo. Ha? Hindi, sir. No. Parang ayaw lang yata niyang harapin ang katotohanan, no? Na siya ay may harapin kaso. Mo yung katotohanan. Maging lalaki ka, patunayan mo na ikaw ay isang igorot. Talaga kayo, sir, o nakakatawa kayo. Hindi.
Ang dami kong pinsan, buong igurot eh. Gusto mo, magkita tayo sa Kiangan Ipugaw eh. Ah, Gerald Bantag. Oh, saan yun? Makita mo, makita mo yung mga ritual namin doon ginagawa. Ah, marami kaming ritual doon. Hanggang ngayon, ginagawa yun. Na pag namatay ang isang mahal namin sa buhay, eh, nakaburol yan na nakaupo. Oh. Ito ba yun, at sir? Doon kami, oh, doon kami nagkakanyaw. Ah, naranasan ano yung ba yan? Oh, ano yung kanyaw? Nagahanda. Oh. Di ba sabi ni Bantag eh, papakanyaw raw siya. Ha? Papakanyaw daw siya doon sa puntod ni Kapersi. Oh. Para ano? Ha? Pababangunin mo si Kapersi mula sa kanyang pagkakahimlay. Ha? Kaya ka magkakanyaw. Ano ka? Bubuhay mo yung patay? Ha? Meron ka ba ng power na yun? Ha? Mr. Bantag? Bantag. Dapat ngayon eh. Ha? Magpalabas na ng ano? Magpalabas na ang PNP, ang Department of Justice, NBI, ng bantay-bantag para hindi makalusot yan. Hindi makatakas yan. O, bantay-bantag. Eh. Opo. Hindi kasi ba? Nga, hinahanap na siya. Ngayon na tayo kumilos kaysa kikilos tayo kapag nabalitaan natin wala na sa Pilipinas si bantay-bantag. Hindi talagang pinamatigasan ni Secretary Mulya na hindi makakalabas dahil yun na nga po. Nakatipo na siya. Oh. Si Ping Lacson nga na nakalabas eh. Oh, hindi ba? Iba naman kaso niya, sir. Nung aarestuin siya? Naka-ano siya. Kita mo, nakunan siya sa airport. Baka ganun ang mangyari. Oh. Bumalik lang si Ping Lacson nung. Klaro na yung ere. Ay, ganun talaga, sir. Pero this time, hindi yung mangyayari yan. Ayaw natin mangyari yun. Sana magkaroon na tayo ng leksyon doon sa mga nangyaring nauna. Kagaya ni Attorney Andres Andy Bautista. Oo, nasa na ngayon yun. Amerika pa, no? Dating Comelec chairman. Magandang lalaking Comelec chairman. Naging boss ng PCGG. Naging boss ng Comelec. At yung kanyang baho ay ibinulgar ng kanyang mismong asawa. Ano nga nangyari doon sa kaso na yun, sir? Wala ano? Wala. Abulin mo. Sa mga abulin si ano? Nasa Amerika yun eh. Meron tayong diplomatic relationship doon ah, di ba? Pwede naman siyang pabalikin. Wala. Si Andy. Ahabulin mo yun. Baka nakikipagpulong kay Joma Season yun eh. Nasa Netherlands. Wala na kanoon si Joma Season ah. Nasa Netherlands. Netherlands. So, pwede na malilumabas si Andy. Meron nasa Amerika. Andy Bautista. Gusto mo pumunta sa Canada. Malapit. Maraming paraan eh. Gusto malaya nila, sir, because of money. Pumunta sa Mexico. Marami silang pera. Kaya alam mo naman pag may pera ka. Yan ang po, sir. Walang imposible. Kagaya sa kulungan. Sana pang mabago na yung ating ano. Sabi nga ni na mayapang si Mayor Lim, no one is above the law. Di po ba? Oo. Dapat ganun. This time. At alam natin na gagawin ng ating presidente yan. Sana nga mabago na. Yan. Yung pinakaasam nating pagbabago ay makamtan natin habang may panahon pa. Dahil pag hindi nagkaroon ng pagbabago, Mel, malamang magaya tayo doon sa Myanmar. Wag naman. Wag naman. Kaya nga, ang ipinananalangin natin ay para sa kabutihan ng ating bansa. Tayo'y
Magkaisa! Ha? Tama. Magkabigis-bigis. Hindi yung nagtatakipan, sir, eh, no? Oo, para sa katotohanan at sa bayan. Inaasam natin pagsulong ng bansang Pilipinas. Mabuhay si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ah, tama po yun. Kasi nasa kanyang mga kapatid yun. Baka sabihin, spokesman ako ni ano, bayaran ako ni Bongbong, ha? Oy, hindi tayo naman na pag-aanap pinupuri. Yun talaga may ginagawa. Hindi ho, totoo naman yung sinabi nyo. Gusto ko liwanagin sa lahat ng mga taga-subaybay natin. Hindi po ako binabayaran ng Malacanang para papurihan ang Pangulong Bongbong Marcos. At kung kinakailangan, babanatan ko po siya. Kung mali naman ang ginagawa. Pupunayin natin. Maganda naman ang mga ginagawa. Pero pag maganda ang kanyang ginagawa sa kanyang administrasyon, sa kanyang liderato, eh kasama po ako sa magtatanggol kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. No, tama po yun. Ah, kita mo. Ah, ganun lang kasimple buhay. Huwag nating gawing komplikado. Ha? Oh, 10:57? Meron pa tayong 3 minuto, Mel. 3 minutes na lang. Tiradurin mo na yung mga gusto mong tiradurin at asintahin. Sige. Ayan. Opo, gusto ko humbatiin yung ating mga sangkaguruan dyan sa Arellano High School, yung ating po mga department heads na mahal natin, walang iba kundi si Antonieta Dison Tapang. Ayan, isa ho sa mga department head natin sa English Department, magagaling. At lahat po ng mga department heads natin noon, ay binabati ko po kayong lahat at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lahat, pati ang mga guro dyan, yung mga nakasabayan ko at yung iba, marami po pa tayong naiwanan dahil syempre mga young generation pa yung mga yan, magagaling. Sana po, yung akin pong inaanak na si Mr. Yung inaanak kong si Miranda, yan, ang ating guro. Ay napakagaling na teacher leader. Ang aking inaanak din na si Miss Salve Todok Robles. Ngayon ay nasa ibang school na siya, mataas na katungkulan. Ako ay proud sa inyong lahat. At syempre yung mga kasabayan natin, sila Miss Eunice Abanto, isang magaling na guro din sa Arellano, science teacher. Si Miss Emily Molo ng Manila High School, na magaling din. Mga kasama natin. Lahat po kayo ay binabati ko at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan lahat. Thank you very much. And sir, baka may babatiin kayo. Oo, lahat ng mga nag-message sa akin, nanunood pala sila sa Elizalde Broadcasting sa EB Talakay natin. Ha? Doon sa Amerika, halos lahat ng buong Amerika na kung saan meron tayong kamag-anak, ha? Mga pinsang buo sa Canada, sa Middle East, Saudi Arabia, hanggang sa dyan, sa Cambodia. Kay teacher Rio Gabot de la Cruz. Nagtuturo sila dyan sa Cambodia. Isang malaking eskwelahan. Anak yan ng bunso naming kapatid, ang anay. Nandyan siya sa Cambodia, ngayon nagtuturo. At sa lahat-lahat, ha? Sa lahat ng kamag-anak ko, ha? Sana mag-subscribe kayo rito para makita ni Ma'am Elizalde na ma-hit namin yung 1.87 million. Hindi naman yun na ad-dolls, sir. Hindi naman subscriber. Yun. Okay, yun lang po. Maraming salamat at hanggang bukas pong muli. Ha? At wag po kayong hihiwalay sa ating talakayan, EB Talakayan. At sigurado, masisiyang kayo. Ha? Pauusukin namin ang mga dapat pausukin. So, don't forget
Opo, to like us, follow us, and subscribe us sa ating pong YouTube channel at sa ating Facebook channel, ang Elizalde Broadcasting, at lahat po ng ating mga programa, sir. And don't forget, I always say, we love you all. I love you all. Bye-bye. Mabuhay po tayo lahat. Mabuhay po.